When I look at what you've done in my life, I am so grateful. You are so faithful. When my heart seems to stray from your ways, you show me your mercy. Your compassion never fails me. You are loyal and true. There is no one that can love me like you do. And you are faithful, faithful. Even if my world is shaken, you will always remain faithful, faithful. And nothing will separate me from your. So grateful, you are so faithful.
Good morning! Magandang umaga sa ating lahat ng ating mga sumusubaybay at tumatangkilik po sa ating pong daily devotional. Welcome! Ngayon po ang unang araw ng buwan ng Marso. It's March 1, 2021 and it's Monday. Pangatlong buwan na po tayo ng taon, din natin namamalayan po ang napakabilis na paglipas ng mga araw. Ganun pa man, kung gaano kabilis po ang pagdaan ng mga araw, tayo naman ay patuloy na pinapasigla, patuloy na pinalalakas ng ating Diyos sa pamamagitan ng mga salitang tinatanggap natin araw-araw. Ito po ang inyong kasama, Pastor Rene Alog po, muling magdadala ng mensahe ng pag-asa at kalakasan. Pero bago po natin simulan, bago po ako mag-anyayang samahan ako sa panalangin, huwag kalilimutan na i-share ang broadcast na ito sa inyong mga Facebook friends upang ang lahat ng espiritual na biyayang tinatanggap natin ay pwede din nilang matanggap. And follow us in YouTube at JLG Space TV. And don't forget to subscribe, ha? And press the notification bell upang ang lahat ng future video uploads ay ma-notify po kayo. Maganda po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang title po ay How Pride Puffs You Up. Ano nga ba ang nagiging dahilan bakit ang isang tao ay nagmamataas? Ano nga ba ang pinagmumulan nito? Paano ba ito natin na mapagtatagumpayan? Yan po ang tatalakayin natin sa susunod na 30 minuto. So ngayon po ay inaanyayahan ko po ang bawat isa na samahan po ako sa ating panimulang panalangin. Let us pray. O our God in heaven, salamat po. We offer to you this third month of 2021. Ngayon po ay March 1. At umaasa kami na kung paano mo kami pinagpala sa buwan ng Enero, ng Pebrero, ngayong buwan ng Marso, ay umaasa pa rin kami ng dakilang biyaya, ang mga espiritual na biyaya at mga material na biyaya. Ang bukas na kalangitan ay sumaamin, mapagpala po ang bawat sa amin, at dumaloy po ang pagpapalang ito sa aming mga pamilya, sa aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat. Pagpalain mo kami, O Diyos, itong aming samo at dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. So, ihanda na po natin ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan, dahil isa na naman pong dakilang pagpapala ang dala ng salita ng Diyos. Pero bago natin na i-present ang title at ang key passage natin, for the last time, press the share button and be a blessing, be a multiplier. Amen. Ang ating pong topic ay How Pride Puffs You Up. Paano nga ba? Ano nga ba ang dahilan? Bakit ang pagmamataas o pagiging palalo ay hindi maganda sa isang tunay na Kristiyano. So yan po ang ating topic ngayon at ating sisimulan na i-connect ang title sa ating key passage for today na hango mula sa Mark chapter 8 verses 13 to 16 in the NCB version. Then Jesus left the Pharisees and went in the boat to the other side of the lake.
His followers had only one loaf of bread with them in the boat. They had forgotten to bring more. Jesus warned them, "Be careful. Beware of the yeast of the Pharisees and the yeast of Herod." His followers discussed the meaning of this saying. He said this because we have no bread. End of reading. So yan po, yan natin iugnay ang passage na yan, Mark chapter 8, 13 to 16, sa ating topic, How Pride Puffs You Up. In the Bible, mga minamahal, yeast ang pampalsa o lebadura sa Tagalog is often a metaphor for pride and arrogance. Ibig sabihin, every time po na ginagamit ng Panginoon sa kanyang mga parables ang patungkol sa yeast o pampaalsa o lebadura, malimit ginagamit ito para ilarawan ang pride at arrogance. So, alam na natin na every time, especially po sa New Testament, ginagamit ng Panginoong Jesus mismo itong yeast kapag siya ay nagpe-present ng isang paksa patungkol sa pride and arrogance. Why? Because both pride and yeast make things puff up. Yan po ang pagkakatulad ng pagiging mataas o proud, at ang yeast, levadura, make things puffs up. So when you put yeast in dough, the yeast puffs up the dough. Di po ba? It only takes a small amount for this to happen. Sa isang minasang harina, kung gusto mo ito'y umalsa, maliit na bahagi lamang ng lebadura o pampaalasang ilalagay mo at ipapuffs up po niya yung dough. And it only takes a small amount for this to happen. Ano po ang ibig sabihin nun? Pride in people is similar. Konting pride lang po, malaki pong damage ang pwede niyang likhain. Katulad ng yeast, na maliit lamang na amount ng yeast ay pwede niyang paalsahin ang isang dough, ang isang namasang harina. Ganun din po ang pride, no? Pride in people is similar. Just a little pride can puff you up and quickly take over your life, getting you in all kinds of trouble. Amen. Totoo po yan. Maliit lamang na pagmamataas, maliit lamang na pagyayabang, ay pwede niyang mabilisang i-take over ang ating mga buhay, at yung maliit na pagmamataas, maliit na pagyayabang, ay dadalhin tayo sa maraming uri ng problema. Kaya talagang hindi dapat natin binibigyan ng puwang kahit maliit po na pride ay hindi dapat umiral, sapagkat the moment umiral po yan, yan na po ang mag-take over sa buhay natin at dadalhin tayo sa samot-sari, sari-saring mga problema, sari-saring mga kaguluhan sa buhay. And we all do this. Wala pong exempted dyan. When we are filled with pride, we blow things out of proportion. The moment, tayo po kasi ang magde-decide niyan. Tayo po ang pipili kung gusto nating papasukin ang spirit of pride. Di po ba? And the moment, tayo po, hindi lamang po small amount of pride. Pag tayo ay punong-puno na ng pride, we blow things out of proportion. Ibig sabihin nun, marami ng mga pangyayari
na hindi na natin kayang agapan, hindi na natin kayang solusyonan, dahil napakarami ng mga bagay na it's out of our control na naging bunga ng pagkakapuno natin ng pride sa buhay natin. And all of a sudden, little things get you really upset. Maliit lang na bagay, ang laking issue sa'yo. Diba? Yun po ang isang palatandaan ng isang tao ay nabubuhay sa pagmamataas o pagyayabang o pagmamalaki. Lahat ng bagay, maliit o malaki, eh kahit maliit na issue, napalalaki yan. All of a sudden, yung mga little things get us really upset. Kaya minsan may nag-away. Pag tinanong mo anong dahilan ng kanilang pag-aaway, minsan walang major issue. Maliliit lang na bagay, minsan ang nagiging puhunan ng mga hidwaan. Kasi nga, pinapairal natin ng mabilis ang spirit of pride. Kaya nga, ayaw nating mangyari sa atin na little things get us really upset. So when that happens, you know you are dealing with pride. So yan po ang tanda na ang isang tao ay nabubuhay sa pride kapag ang mga maliit na bagay ay namamagnify, napapalaki, mainly because ang taong ito ay dinideal siya ng kanyang pride problem. So, wherever you find conflict, anywhere in the world, pride is always involved. Totoo po yan. Sa lahat ng klase ng conflict, sa buong mundo, so ibig sabihin, ito ay isang universal principle, isang universal truth na kapag may mga conflict, nanay sa mga anak, tatay sa mga anak, asawang lalaki sa asawang babae and vice versa, conflict sa mga anak at magulang, conflict sa mga in-laws, conflict sa mga friendship, conflict sa mga relationships. Wherever you find conflict, anywhere in the world, pride is always involved. So alam na natin kagad, ha, na ang culprit, ang suspect, ang salarin sa mga panahong may conflict, malamang-lamang pride is involved. At malamang-lamang tama yan, totoo po yan. Pride is always involved. So when we are filled with pride, when we have the yeast of the Pharisees, guess what? You cannot see life clearly. Ayan, kapag tayo punong-puno ng pride, at ay ang tawag ng Panginoon dito, meron tayo nitong yeast of the Pharisees. Anong ating i-expect? We cannot see life clearly. Lahat ay nagiging malabo, lahat ay nagiging blurred, no? Pride even blocks you from seeing what God is doing in your life. Yan ang problema. Ang daming ginagawa ng Diyos sa buhay natin at dahil punong-puno tayo ng pride, hindi tuloy natin nakikita yung mga ang daming ginagawa ng Diyos sa buhay natin. No? Kaya hindi natin ma-appreciate. Instead na i-appreciate natin yung mga ginagawa ni Lord, hindi natin ma-appreciate kasi nangingibabaw ang pride. Kaya po, alam niyo po ang pride ay isang kasalanan na very deadly. Dahil wala ka nang ma-appreciate na ginagawa ng tao, wala ka nang ma-appreciate na ginagawa ng iyong kaibigan, wala ka nang ma-appreciate na ginagawa ng
maging ang Diyos, hindi mo na ma-appreciate yung kanyang mga ginagawa sa buhay mo. And so pride blocks you from seeing what God is doing in your life. Kaya po, beware. Diba? Beware of the yeast of the Pharisees so that you can more closely follow God. Kung gusto nating talagang ang ating pagsunod sa Panginoon ay magkaroon talaga ng meaning, magkaroon talaga ng weight, magkaroon talaga ng kahulugan, mga kapatid. At tayo ay nakakasunod sa Kanya, we can more closely follow God. Talagang bantayan natin ang issue ng pride sa buhay natin. Kasi yan po, very subtle, no? Akala natin minsan yung mga nangyayari ay isang normal lang na pangyayari, pero pag tinignan mo sa microscopic eyes natin, spiritual eyes, ay ma-expose na sa likod pala ng lahat ng nagiging problema, sa likod ng mga sitwasyon natin, ay ang problema natin sa pride. So, as you clear the pride from your life, you will start to see how God is working. So, kinakailangan from me and you and all of us, mga minamahal na mga kapatid, kinakailangan nating i-deal, no? Kinakailangan nating kastiguhin itong problema ng pride sa buhay natin. Kailangan maging malinis ang isip, puso natin, katauhan natin sa issues ng pride. Nang sa gayon, magsimula tayong makita na ang Diyos ay gumagalaw sa buhay natin. Pag sinabi ko pong very subtle ang pride, ito yung mga bagay na minsan di natin napapansin, pride na pala yun. Diba? Pati po ang false humility ay pride din po yan. Malawak po itong definition ng pride. Kaya po, kinakailangan ma-clear natin ang heart natin, ang mind natin, ang buong being natin sa lahat ng issues ng pride upang magsimula na tayong makita ang mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, pag may pride po ang tao, wala siyang ma-appreciate. Kahit gaano kaganda ang ginagawa ng ibang tao sa kanya, hindi niya ma-appreciate ito, ma-appreciate. Sapagkat ang nagbablock sa kanya para makita niya ang kagandahan ng iba ay pride. Ang nagbablock ay pride, hindi niya tuloy makita din ang paggalaw, paggawa ng Diyos ng mga bagay-bagay sa kanyang buhay. And you may even realize He's working a miracle in your life na hindi mo alam. May ginagawa na pala si Lord, may mga miracles na palang nangyayari sa buhay natin, may mga miracles nang nangyayari at nagaganap na sa buhay natin, pero hindi natin ma-realize na God is working a miracle in our life kasi nga punong-puno tayo ng problema sa pagmamataas because of our problem in dealing with pride. Alam niyo naman po, na ang pride ay isa sa mga naunang kasalanan. Disobedience po ay isang uri ng pride din sapagkat ibig sabihin hindi mo pinaniniwalaan yung inuutos ng Diyos na dapat mong gawin. So magkakamag-anak po yan. Pag meron na pong pumasok na pride, ang disobedience ay kumakatok na din po sa pintuan. Kaya let's deal with this one of the oldest sin na nagawa ng tao. Isa sa pinakamatandang kasalanan, ang pride, ang disobedience, yan po. No? So, sa oras na ito, mga kapatid, nais nating i-declare ang ating daily declaration. Sabihin natin, Heavenly Father, as I clear my pride from my life, I'll start to see how you are working. I may even realize you are working a miracle in my life. Amen.
Amen. Yan po ang ating declaration and inaasahan natin na tayong lahat ay makapagsimula ng hanapin ang mga causes bakit di natin nakikita ang kagandahan ng buhay, bakit di natin nakikita ang ginagawa ng Diyos, bakit di natin ma-appreciate ang mga taong related sa atin o konektado sa atin, baka meron tayong pride problem. Kaya sabi nga, a little yeast make the dough rise. Isang maliit na lebadura pampalsa ay pwede niyang palsahin ang napakaraming minasang harina. Kaya sa oras na ito, before ako'y magpaalam sa ating first devotional message sa buwan ng Marso, again, mananalangin po tayo. Let us pray. Our God in heaven, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig, dakilang pagmamahal sa amin. At tinuturuan mo kami, Panginoon, na dapat kami ay mamuhay katulad ng aming Panginoong Hesukristo na nag-exemplify, nagpakita ng halimbawa ng pagpapakumbaba. Salamat sa aming sariling lakas at kakayanan, hindi namin kaya ito dahil kami ay likas na mapagmataas. Pero hihingi kami ng grasya sa iyo na matutunan naming magpakumbaba sa pamagitan ng pag-amin na kung wala ka sa amin, wala kaming magagawa at kami ay completely, totally dependent lamang sa iyo. Turuan mo kaming i-deal ang problema sa pride nang ma-appreciate namin ang mabubuting bagay sa tao, mabubuting bagay sa aming paligid, mabubuting bagay na ginagawa mo sa amin. Maraming salamat. Pagpalain mo ang lahat ng aming tinanggap ngayon at ino-offer namin sa iyo, O Diyos, ang buwan ng Marso kung paano ang pagpapala ay dumaloy sa amin, dumaloy sa aming pamilya sa mga nakaraang mga panahon. We offer to you this month of March na isang blessed month para sa amin. Thank you, God. We honor you. We glorify you. In Jesus' name, amen and amen. Mga kaibigan, ngayon po ay araw ng Lunes. Hope hour po alauna. And don't forget, 7 p.m. Hebrews Podcast ng Zero Gravity. Huwag kaliligtaan, ito po si Pastor Rene Alog, nag-iwan muli ng kagalakan, pag-ibig at kapayapaan ng Diyos sa inyong lahat. God bless and Shalom! When I look at what you've done in my life, I am so grateful. You are so faithful. When my heart seems to stray from your ways, you show me your mercy. Your compassion never fails me. You are loyal and true. There is no one that can love me like you do. Say